So, hi guys! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mapapadali ang buhay nyo, lalo na sa mga estudyante kasi, diba, madami tayong ginagawa mga schoolworks and meron din tayong nagbibidyo and kailangan natin ng script. So, para mapadali ang buhay nyo, meron akong ituturo sa inyong app na pwede nyo gamitin para hindi na kayo magsusulat sa mga manila paper para sa inyong mga script. So, ito po ang ating app na gagamitin, ang Elegant Teleprompter. So, ang gagawin nyo lang guys is install the app. And pag na-install nyo na po siya, open nyo na po siya. And yan, makikita po natin na ito po ay parang ano lamang notes sa ating mga cellphone. So, napakadali lang po gamitin ito. So, may lalabas na create new script. At yan, makikita po natin lecture 1. And meron po dyan nakalagay ng content and title. So, para lang po kayo mag-notes, lalagay nyo yung title na inyong gagawin and yung content. So, meron na din po diyang import text na kung saan pwede nyo po ilagay yung mga download na or na-download nyo ng mga lesson nyo. Tapos, mag-i-import na po siya diyang sa inyong app. So, yan po. Ito po ang example na aking gagawin. Create new script. Tapos, ilalagay ko po ay tula. Tapos, pwede po kayo dyang mag-paste ng mga kinapin nyo na yan, katulad ko po, pinaste ko lang po yung aking ginawa na tula and yan, save nyo lang po guys. Pagka-save nyo po, back nyo lang and then pindutin nyo po ulit tapos may lalabas pong ads, pwede nyo po siyang i-close tapos pindutin nyo po yung back sa taas. Pagka-pindut nyo po, may lalabas po uling ads pero pwede nyo po siyang i-x yan. Tapos po, yan na po, lalabas na po siya. And nakikita niyo po yung arrow pababa, pwede niyo po siyang palakihan. I-drag niyo lang po siya para palakihan at liitan. Tapos po, pwede niyo din po siyang i-rotate. Depende po kung paano kayo magbibidyo. Then, meron din naman po vision dyan para mas malinaw po. Yan po. And may plus sign and minus sign po dyan para yung plus sign po is para pampabilis kung nababagalan po kayo and yung minus sign naman po is of course pampabagal po kung masyado po kayo nabibilisan. Pwede nyo din po siyang i-drag pataas and pababa. Ituturo ko po sa inyo mamaya kung paano po siya i-drag pataas at pababa. So, yan po guys. Napakadali lang po nitong gamitin. And talagang matutulungan po talaga kayo nito. So, ito po yung example ko. So, pagkatapos niyo po yung ano, pwede na po kayong magpunta sa inyong video. Kasi po, hindi na po mawala yung app na yun. Pwede na po kayo pumunta sa inyong camera. Then, drag niyo lang po siya pataas. And yan, nagre-record na po siya. Tapos play nyo na lang po. Tapos yan, imik-imik na po kayo dyan guys. Hindi mo po mapapekto na inyong video dyan. Hindi po mo. Ang kagandaan po nito guys, pag sinave nyo po yung video na ginawa ninyo, hindi po makikita sa screen na meron po kayong binabasa. And ang kagandaan din po nito, pag nag-video po kayo, para po kayo nakatingin lang sa inyong camera at parang sa umay nyo po yung sinasabi. Yun lang po. Thank you!